sabi po kasi ng driver na sumama daw po ng kusa yung lalaki na yun kasi nakita niya raw po yung suspect na yan na papalag daw po siya sa akin. Kaya nagkusan loob po yung lalaking yun. Eh, pagdating po namin ng presinto, sabi ko sa kanya, kuya, huwag ka tatakbo ha. Sabi ko sa kanya gano'n. Bumaba po kami ng tricycle. Pagdating po mismo namin doon sa police, dumaretso na po ako sa tatay ko. Siyempre, alam ko pong face na eh, kasi hawak ko siya ng mga police eh. Yun na po yung nangyari. Na hindi ko naman alam na umalis na po pala yung lalaki na tumulong sa akin. Yung... po, nandun pa po siya. Hindi ko po alam kasi nag-messenger po siya nun. May kausap po siya sa cellphone niya. Hindi naman po ako yung babae na nagwala. Hindi naman po ganun yung pangyayari. Maayos ko po siyang kinausap na, kuya, wag mo kong ganyanin. Pero anong ginawa niya? Tumawa pa po siya. Nung dumating po kami dun sa condominium, dun po nangyari yung ulit na panlalamas. Nainis na po ako noon. Siyempre, nasa isip ko, ipapakulong kita talaga, ipapakulong kita. Okay. Kaya pagdating po namin ng gasoline station, dun po na po siya pindigilan. Hinintay ko po talaga makalabas lahat ng pasahero. Okay. Opo, pero siyempre sir, bilang ako, kung may pakialam man ako dyan o wala, kahit makita ko, hindi ko po siya tutulungan kung wala akong pakialam dyan. Sino ba naman po yung gusto na ma-involve po dun sa gulo, diba? Kahit naman... Yun nga po yung mali ko kasi yung focus ko lang po talaga, yung doon sa nanghihi po sa akin. Hindi ko na po naisip na tawagin po yung babae. Kasi first time din po nangyari sa akin yun eh, kaya hindi ko po alam yung gagawin ko talaga. Ang gusto ko lang po talaga, madala po siya sa presinto. Ang hapon po. Hindi po.